Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagpasok ni Yura sa clinic ng kanyang OB-GYN ay may mga ilan-ilan siyang nakitang pasyente na naghihintay roon. Araw na kanyang check-up, mag-isa siyang nagpunta sa ospital kasama si Mario na naghihintay sa labas. Ang sabi sa kanya ni Franco kanina, susunod ito roon. May aasikasuhin lang daw ito. Lumapit siya sa front desk at ipinaalam sa sekretarya ang appointment niya sa doktor. Bumalik siya sa waiting area at umupo sa mahabang sofa. Saka niya napansin may kasunod siyang babae. Umupo ito malapit sa kanya. Gumawi sa kanya ang tingin ng babae. Tinignan siya ng matagal at pagkatapos ay ngumiti ito sa kanya. First time? Tanong nito sa kanya. Tinutukoy ang check-up. Sandaling pinasadahan niya ito ng tingin. Hindi ito mukhang Pilipina kung hindi isang Latina. Check na ito iyong hybrid kung tawagin ngayon o mang half-breed ang lahi. Marahil ay nasa early 30s ito, subalit sa kabila ng edad ay bakas pa rin ang kagandahan nito. Mahaba ang naka-perm at itim na buhok nito. Light lamang ang makeup nito pero nakadagdag pa rin iyon sa kagandahan nito. Maging ang suot nitong dress ay bagay na bagay rito. Hindi tuloy niya naiwasang mainggit. Kung pagkukumparahin silang dalawa, di hamak na mas maganda ito sa kanya at mas sopistikadang tignan. Nakangiting umiling siya. I'm scheduled for an ultrasound. How far is it? 14 weeks. What about you? Oh no, magiliw na sambit nito. I'm just waiting for someone. Ah, aniyang tumangutango. She's really hard to find, anang babae na ipinagtaka niya. Napansin naman marahil nito iyon. Don't mind me, I'm just babbling. I kind of got excited when I found out she's pregnant. Who's pregnant? Your sister? Matamis na ngumiti ito sa kanya. Kind of, inilahad nito ang isang kamay nito. What's your name? Yura, aniyang tinanggap ang kamay nito. And you are? I'm Irish. Pakilala nito. Irish Sarmiento. Sarmiento? The father of my baby is a Sarmiento too. Aniya, matapos nilang bitiwan ang kamay ng isa't isa. Really? What a coincidence. Sasabihin sana niya ang pangalan ni Franco nang marinig niya ang kanyang cellphone na tumutunog. Excuse me, pasintabi niyang sinagot ang tawag. Si Franco ang nasa linya. How's it going? Bungod nito sa kanya. Nakapila pa ako. Malapit na ako. Huwag ka magpapa-ultrasound nang wala ako. Bili nito na ikinangiti niya. Baka kung saan-saan kahawakan ng doktor mo, kailangan nandyan ako. Tuluyan na siyang napahagikik at kung umakto naman ito, ay akala mo'y asawa nagsiselos at nakakataba ng puso niya. Parang sirato, bilisan mo na lang kaya. Narinig niyang tumawa ito. Nandito na ako sa loob ng vicinity. Anong floor yung clinic? Third floor? Okay. Anito at nagpaalam na. Binalingan niya ang katabi, ngunit wala na ito roon. Lumingas siya sa paligid, ngunit hindi na niya ito nakita. Nakadama tuloy siya ng panghihinayang. Maaaring magkakilala o magkaamag-anak ito at si Franco. Ilang minuto lamang ang lumipas nang bumukas ang pinto ng clinic at pumasok si Franco. Napunta rito ang atensyon ng lahat na nasa loob ng silid. Kapansin-pansin ang tingin ibinibigay rito, lalo na ng mga kababaihan. Kagalang-galang ito sa suot itong suit, subalit hindi iyon ang nakikita niya sa mga nakatingin dito. Kung kanina ay nakadama siya ng inggit sa babae na kakapailang na si Irish, ngayon naman ay warang lumobo ang kanyang dibdib. She felt so proud of him, walking like a king and not caring what was around him. At habang naglalakad ito patungo sa kinaroroonan niya, ay parang nais niya magyabang. Sorry ladies, this man is mine. Hey, ani Franco na humalik sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay umupo ito sa tabi niya. Ngumiti siya dito. Kahit pa ang nais niyang gawin ay ngumisi. Siya naman ngayon ang kinaiinggitan ng mga babae roon. Pupunta tayo sa Tagaytay, pahayag ni Franco. Hawak pa rin nito ang papel na resulta ng ultrasound at kahit ilang beses na nitong pinagmasdan iyon mula pa sa ospital,
ay ayaw pa rin nitong tumigil sa ginagawa. Kasalukuyan silang nasa biyahe. Panay ang sulyap nito sa hawak at sa tuwi na ay nangingiti ito habang pinagmamasdan iyon. Masyado itong excited sa pagiging tatay, kaya naman lalo na niya itong minahal. Anong meron sa Tagaytay? Tanong niya. Noon lamang ito tumingin sa kanya. Gusto kang makilala ni Dad. Nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig. Masyado namang mabilis? Bakit? Tuluyin ang napunta sa kanyang atensyon nito. Natawa ito sa kanya. Ano ba namang klaseng tanong yan? Anito, matagal ka nang gustong makilala ni Dad. Ayoko lang siyang paluwasin ng Maynila dahil mabilis na siyang mapagod. Pero hindi niya maituloy ang sasabihin. Kung gayon, ay alam na ng ama nitong tungkol sa sitwasyon nila ni Franco. Hindi sumagi sa isip niya na ipakikilala siya nito sa pamilya nito. Sa ilang linggo magkasama sila, wala itong binabanggit sa kanya tungkol doon, kaya inisip niyang wala itong plano ipakilala siya sa ama nito. Gusto ka talaga niya makilala? Does he bite? Tanong niya. Hindi normal ang relasyon nila ni Franco at hindi malabo mangyari na magkaroon ng hindi maganda impression sa kanyang ama nito. Pinisil nito ang baba niya. No, he doesn't. Ayaw niya maniwala rito. Franco was charismatically intimidating already. Kung namanan nito ang katangiang iyon sa ama nito, ano pa kaya ang sarmiento, senyor? Masyado mong minamaliit ang sarili mo, komento nito. Lumabi siya. Bakit palagi mo na lang yung ginagawa? What? That? Ani ang pinalakihan ito ng mga mata. Basahin ang iniisip. Hindi ako marunong magbasa ng isip ng isang tao. Depensa nito. Umismed siya. Liar. Humalakhak ito. Alam mo ba kung anong naiisip kong iniisip mo? Ano? This. His face went down on hers and then he captured her unsuspecting lips. Lahat ng agam-agam niya ay ganoon kabilis na nawala na maghina ang kanilang mga labi. Kusang gumalaw ang mga labi niya upang tumugon. Matagal na mula nang huli mangyari iyon at nabatid niya kung gaano niya pinanibikan ang mga labi nitong mapusok na naglalaro sa kanyang mga labi. Napaungol ito. Sinapo ang pisngi niya. He kissed her like he longed for it. For her, ipinagpasalamat niya na kaupo sila sapagkat pakiramdam niya ay tinakasan ng lakas ang mga tuhod niya sa paraan ng paghalik nito. Dagling napahinto siya nang may maalala. Nag-init ang kanyang pisngi. May kasama sila sa loob ng sasakyan. Dahan-dahan siyang kumalas dito. Dahan-dahan ito nagmulat ng mga mata at itinikom ang nakaawa na bibig na maghiwalay ang kanilang mga labi. Nagtataka rin ang tinging ibinigay nito. Nahihiyang umayos siya ng upo. Waring nabasa na naman ito ang iniisip niya. Gumawi ang tingin nito kay Anton na siya nagmamaneho. Huwag mo siyang papansinin. Nakangising wika nito. Pinandilatan niya ito na ikinatawa naman nito. Puno ng antisipasyong inihanda ni Yura ang kanyang sarili habang magkahawak ang mga kamay nila ni Franco na naglalakad patungo sa pinto ng malaking bahay ng ama nito. Malakas ang kabog ng dibdib niya at kung maari nga lamang na magpanggap siyang may sakit at iyain na itong umuwi ay ginawa na niya. Subalit, nais din niya makilala ang matandang Sarmiento. Nais niyang malaman kung dito ba naman na namalditang si Franco ang ulgali nito. Nais din niyang makarinig ng mga munting kwento mula kay Mr. Sarmiento tungkol sa kabataan ng anak nito. Pagpasok nila sa malaking bahay ay tumuloy sila sa hardin sa balikuran kung saan natanaw niya ang isang maedad na lalaki na kaupo sa armchair. May hawak itong wooden cane at nakatingin ito sa kanila. Habang naglalakad sila papalapit dito ay lihim na pinagmasdan niya ang matanda. Dito naman na ni Franco ang mga mata at bibig nito. Kireidana, Anata, Nukanojo, Wa, anang matanda na makalapit sila. Nakatingin ito sa kanya, subalit hindi niya alam kung siya ang kinakausap nito. Daro, sagot naman ni Franco. Nang tumingin siya sa katabi, ay ngiti-ngiti ito. Siya kaya ang pinag-uusapan ng dalawa? Hindi siya nakatiis. Ako bang pinag-uusapan ninyo? Bulong niya kay Franco. Kahit pa sa ama nito siya nakatingin. Ang sabi ni Dad, maganda ka. Walang anumang pahayag nito. Nakadama siya ng pagkapahiya. Kaya nga siya bumubulong ay para hindi mapansin ng daddy nito na nagtatanong siya. Ito naman ay walang kime kung magsalita. Good afternoon po. Nahihiyang bati niya sa matanda. Hindi niya alam kung magmamano ba siya o hahalik sa pisngi nito bilang pagbati. Ngumiti ang matandang Sarmiento. Gamit ang cane, ay tumayo ito at sa kanyang pagkamangha ay inilahad ito ang kamay
upang hindi makipagkamay sa kanya kundi para magmano siya rito. That's my son, shameless as always. Napangiti na rin siya at kinuhang kamay nito upang magmano. Sa wakas, nagkita na rin tayo, anito sa kanya. Baka sa paraan ng pananalita nito ang American accent. Hindi ka ba nahirapan sa biyahe? Hindi naman po. Malapit lang naman po ang Tagaytay. Hindi ka ba pinababayaan ng anak ko? You'd better tell me the truth. Lumapat ang kanyang ngiti. He takes good care of me and the baby, sir. Sir, you call your soon-to-be father-in-law, sir? Call me dad. Utos nito. He takes good care of me and the baby, dad. Dad, singit ni Franco na nagmaroon rin dito. Here's your present. Itinaas nito ang hawak na papel, ang resulta ng ultrasound. Whew! Anang matanda na namilog ang mga mata. Kinuha nito kay Franco ang papel. Dokoda? Dokoda akachawanwa? Kokoda suyo? Ani Franco na itinuro ang kung ano sa papel. Hindi na nawala sa ngiti ang kanyang mga labi. Bagaman, hindi niya nauunawaan ang lengguahe. Naintindihan niya ang pinag-uusapan ng mga ito. These men were just excited about the baby. At habang pinapanood niya ang dalawa, nawa rin nakalimutan nang naroon siya na puno ng pagmamahal ang kanyang dibdib. She stared at Franco. Tunay ang ngiting namumutawi sa mga labi nito. Tunay ang kasiyahan sa mukha nito. Siguro nga tama si Kendra. Ang kailangan lamang niyang gawin ay ang magtanong. This proud father of their child deserved her love. Nababahala nagpalakad-lakad si Yura. Kanina pa siya naghihintay sa pag-uwi ni Franco, ngunit alas 9 na ng gabi ay wala pa rin ito sa bahay. Karaniwan tumatawag ito sa kanya at nagsasabi kung gagabihin ito, subalit ngayon ay wala siya natanggap kahit text message lamang. Ilang beses na rin niyang tinawagan ang cellphone nito, subalit out of coverage ang numero nito. Hindi tuloy niya napigilan mag-alala. Ang totoo, kaninang umaga pa siya nakadama ng pagkabahala. Nag-aalmusal silang dalawa na makatanggap ito ng tawag mula marahil sa headquarters ng TriStar. Pagkatapos sa sandali pakikipag-usap nito sa kabilang linya, ay kapuna-puna ang pagbabago ng mood nito. Tinanong niya ito, subalit ang sabi nito ay tungkol iyon sa trabaho. Ipinagwalang-bahala niya iyon sa pag-aakala hindi ganoon kaimportante ang tinutukoy nito. Subalit, hindi niya naiwas ang isipin ngayon nang walang kinalaman ang naganap kaninang umaga, lalo pa at malinaw na nabagabag ito sa kung anuman ang nalaman nito. Tinungo niya ang study at nagbabaka sakaling makakuha siya ng clue sa maaring gumugulo rito, kung trabaho o assignment sa TriStar, track na merong files doon. Gaya ng kanyang inaasahan, maraming dokumento ang maayos na nakapatas sa mesa nito. Isa-isa niyang pinakailamanan ang mga folders at hindi niya napigilang mapahagikik. Naalala niya ang mga panahong pasukot siya nakikialam sa files ng papa niya. Bigla niyang na-miss ang trabaho niya. Ang unang tatlong folder ay naglalaman ng report tungkol sa negosyo nito. Ang sumunod naman ay tungkol sa artillery smuggling sa Cebu na report ng papa niya. Binuklat niya ang ikalimang folder at sandaling natigilan siya nang tumambad ang larawan ng isang babaeng familiar sa kanya. Bagaman walang makeup ang babae na sa litrato, agad na nakilala niya iyon, si Kendra Sarmiento. Kinuha niya ang folder at inalis niya ang litrato upang basahin ang nasa unang pahina ng report. Nabasa niya ang pangalang Kendra Cordero noon. Sa pagbuklat niya ng pahina, may kung ano nalaglag sa mesa. Nang tignan niya iyon, ay isang lumang litratong nahulog. Dinampot niya ang larawan. Tatlong tao naroon. Nakilala niyang muli si Kendra. Ang dalawang lalaking kasama nito ay magkamuka at natitiyak niyang isa sa mga iyon ay si Franco. The picture was taken years ago. She was sure of it. Bata pang itsura ni Kendra at alinman si Franco sa dalawang lalaki. Sa litrato, magkasama nakaupo ang tatlo at napapagitnaan ng dalawang lalaki si Irish. Ang isang lalaki ay nakangisi nakatingin sa kamera habang ang isa naman ay humahalik sa pisngi ng babae. Minsan na nabanggit sa kanya nito na may kakambal itong namatay. Pinagmasdan niyang maiging hawak. She had known Franco for a while now and she couldn't believe her instinct could help her tell the two apart. She was sure the man kissing Shanna was Franco. A stabbing pain suddenly struck her heart. Ayaw niyang bumuo ng konklusyon, subalit ang isip niya ay kusang lumikot. Hindi sinasabi ni Franco ang feeling nito sa kanya. Ang lagi lamang nitong sinasabi ay mahalaga siya. At itong babae ito siguro ang dahilan.
na nariwas sa isip niya ang pagtatagpo nila ng babae sa clinic 2 araw na nakalilipas. She's really hard to find. I kind of got excited when I found out she's pregnant. I'm Iris Sarmiento. Bumalong ang luha sa kanyang mga mata. Were they married? Iyon ba ang dahilan kung bakit hindi siya magawang mahalin ni Franco? At kaya nagpakita sa kanyang babae ay upang makilala nito ang babae na buntis ng asawa nito? Iyon ba ang dahilan kung bakit bigla-bigla lumipad si Franco patungong Miami pagkatapos sa misyon nito? Nanginginig ang kamay na binuklat niya ang file na hawak niya. Kailangan niyang paglabanan ang sakit na nadarama niya. Hindi siya maaring mapadaig sa mga nag-iisip niya. Bakit ilalagay ni Franco ang babae sa report list kung may relasyon o may relasyon pa mga ito? At bakit pananagutan ni Franco ang anak nila kung mahal nito ang babae? Ah, napakaraming tanong. Irish was looking at her intently that day and all her hypothetical answers were about her. It made all sense. Siya ang mahirap hanapin. Siya ang buntis at nagpakilala ito sa kanya upang indirekta niyang malaman kung sino ito. Pinilit niya ang sarili na basahin ang 3 pahinang report. It stated that she was a wanted criminal. Nakasaad din doon na may kinalaman ito sa muntik ng pagtakas ni Mayor Perez. Tila sumakit ang kanyang ulo sa nabasa para hindi niya matatanggap na ang babaeng ito ang mahal ni Franco. She wanted to clear her mind but in order to do that, she had to talk to Franco once and for all. Magulo na ang sitwasyon na pasok niya. Ayaw na niyang lalong gumulo pa iyon. Dinampot niya ang receiver ng telepono na kapatong sa mesa at nag-dial siya ng tinumero. Hindi niya alam kung ipagpapasalamat niya nang marinig ang pagring ng cellphone ni Franco. Yura? Tanong nito nang masagot ang tawag niya. Napansin marahil nito na hindi cellphone ang gamit niya. Asan ka? Nasa TriStar pa ako. I'm sorry, hindi ako nakatawag. I was busy all day. Is there something wrong? Hindi ka pa ba uuwi? I don't know yet. May bagong assignment na kailangang i-discuss. Lumunok muna siya bago siya nagsalita. Tungkol ba kay Irish Cordero? Ilang sandaling hindi ito nakasagot. How? Hindi na niya ito pinatapos sa pagtatanong. I have some information about her. Magkaintindihan na sana si Nayura at Franco mga kafelisidad. At mahuli na sana si Irish para mawala ng problema sa pagitan ng dalawa. At masabi na nila na mahal na nila ang isa't isa. Kaya naman, abangan!